Daig pa nga minsan ang aso ang tao. Dahil lang hayop, tulad ng aso, ay magiging tapat sa kanyang amo hanggang sa kaduluduluhan ng kanyang buhay. Kaya marapat lamang na mahalin at itrato natin sila na pamilya, sapagkat kung ano ang itinanim mo sa kanila ay yun din ang ganti nila sa iyo. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo mga kaistorya ay ang kwento ng aso na naging tapat at mapagmahal sa kanyang amo hanggang sa kaduluduluhang buhay nito. Isang panibagong araw na naman para kay Julia upang simula ng umaga, dahil pagmulat ng kanyang mga mata ay nagsisimula na itong asikasuhin ang kanyang sarili upang pumasok sa kanyang trabaho. Halos kalahating kilometro ang kanyang nilalakad upang sumakay ng bus. Medyo malayo-layo nga kasi ang sakayan sa kanilang lugar. Kahit mahirap para sa kanya, ay nagpupursige siya sa buhay dahil siya lamang ang tumatayong breadwinner sa kanilang pamilya. Si Julia ay isang crew sa isang fast food chain. 4 na taon na itong nagtatrabaho doon. Pagkatapos ng kanyang trabaho, ay maglalakad muli ito papunta sa sakayan ng bus na medyo may kalayuan pa rin. Ngunit sa kanyang paglalakad, ay may napansin siyang isang aso sa labas ng ospital na animoy may hinihintay na amo na lalabas sa ospital na yon. Hindi ito umaalis malapit sa pintuan at nakatulala lang ito sa malayo. Kaya naantig ang puso ni Julia dito at natuwa dahil bibihira ang ganitong klaseng aso. Ngunit hindi niya ito masyadong inintindi, bagkus ay nagpatuloy si Julia sa paglalakad papunta sa sakayan ng bus. Lumipas ang 1 linggo habang busy si Julia sa kanyang cellphone at naglalakad, ay bigla tong napalingon ulit sa ospital. Kaya nagulat si Julia kung bakit 1 linggo na ay nandoon pa rin ang asong una niyang nakita. Naging palaisipan kay Julia ang lahat, kaya agad niya itong nilapitan at sabay tinanong ang gwardiya doon. "Manong guard, 1 linggo ko na po napapansin ang asong yan dito. Nagtataka ako, alaga niyo ba siya?" Wika ni Julia sa gwardiya. "Ma'am, hindi ko po alaga yan. Kahit nga po ako nagduda nung una sa aso na yan. Pero noong nalaman ko po ang kwento tungkol sa aso, naawa po ako. Kaya hindi ko po pinapaalis dyan sa pwesto niya. At minsan ay nagdadala ako ng tinapay para may makain siya," sambit ng gwardiya. "Bakit, manong? Ano pong nangyari?" Pagtatakang tanong ni Julia sa gwardiya. "Meron kasing pasyente na dinala dito nakarang linggo, ma'am. Nadisgrasya po yung tao. Nakita ko po na may asong sumusunod sa ambulansya namin at nakalabas ang dila sa katatakbo dahil sa pagod. Noong malaman ko po na amo niya pala yung nadisgrasya, gusto pa nga pumasok ng aso at sumama sa operating room. Ngunit pinagbawalan ko na siya at pinalabas ko." Kwento ng gwardiya kay Julia. "Ah, ganun po ba? Pero alam po ba ng amo niya na nandito siya sa labas? Pakalat-kalat?" Wika ni Julia. "Ma'am, patay na po ang amo niya. 1 araw pa lamang matapos operahan ay bumigay na ito at kinuha na ni Lord. Gusto ko man sabihin sa aso na patay na ang kanyang amo. Ngunit alam kong hindi niya maiintindihan ang sasabihin ko. Basta ang alam ng aso, lalabas ang amo niya, kaya naghihintay siya dito sa labas." Natulala si Julia sa kanyang narinig at hindi niya namalayan na tumutulo na pala ang kanyang mga luha.
agad niya itong hinawakan ng may awa. At kahit na alam niyang hindi ito makakaintindi sa kanyang sasabihin, ay bumulong pa rin si Julia sa aso. Magpakatatag ka, Doggy, dahil wala na ang amo mo. Alam kong di mo naintindihan ang sinasabi ko, pero huwag kang mag-alala. Araw-araw kitang papasyalan dito, wika ni Julia sa aso. Araw-araw bago umuwi si Julia ay nagdadala ito ng pagkain para sa aso. Naging maamo na ito sa kanya dahil ilang araw na silang madalas magkita. Isang araw ay biglang naisip ni Julia na kuhaan ng litrato ang aso at i-post sa social media. Nagbabaka sakali lang na baka makilala siya ng pamilya ng kanyang amo at makauwi na rin ito sa kanilang bahay. Sa dami ng share sa Facebook ay kumalat na ang post at may isang matandang babae na tumawag kay Julia na nagpapakilalang magulang ng amo ng aso. Kaya agad sinamahan ni Julia ang matandang babae papuntang hospital upang ituro ang aso. Bumuhos ang luha ng matanda nang makita niya ang aso ng kanyang anak na si Gary. Agad namang kumaripas ng takbo ang aso papunta sa ginang na tuwang-tuwa at sa wakas makakauwi na rin siya sa bahay ng kanyang among pumanaw. Hindi maipinta ang saya sa mga mata ng Ali dahil kahit sa aso na lamang ay maaalala niya pa rin ang pumanaw niyang anak na si Gary. Iha, maraming salamat sa iyo ah, at natuntun ko ang aso ng aking anak. Hanggang ngayon ay masakit pa rin sa akin ang pagkawala ng aking anak na si Gary. Ngunit dahil sa aso niyang si Cookie, ay parang lumuluwag ang dibdib ko dahil mahal na mahal ng anak ko ang asong ito. Kaya ito na lamang natitira kong alaala sa kanya. Naluluwang sabi ng matanda. Walang anuman po, Nay. Ang importante, hindi na palaboy-laboy si Cookie at makakasama nyo na siya sa araw-araw parang anak nyo. Wika ni Julia sa Ali. Binigay ng matandang babae ang kanyang numero kay Julia na kung sakali gusto niyang pasyalan si Cookie, maaari niyang tawagan ang Ali na agad namang tinanggap ni Julia ng masaya. Kinabukasan ay dinala ng Ali si Cookie sa puntod ng kanyang amo. Cookie, wala na si Gary. Nasa heavy na siya. Alam kong masakit sa iyo ang kanyang pagkawala. Ngunit nandito ako at hindi kita pababayaan. Wika ng nanay ni Gary sa aso. Kitang-kita sa mukha ng aso, nabakas ang kalungkutan at bighati nito. Kahit hindi ito makapagsalita, ay lubhang nasasaktan ito. Simula ng araw na iyon, ay naging matamlay na si Cookie. Hindi na rin ito kumakain. Kahit anong masarap pa na pagkain ang ihain sa kanya. Dinala siya ng nanay ni Gary sa veterinary upang ipagamot ito dahil nanghihina na siya. Lumakas naman ito kahit papano. Ngunit isang araw ay biglang nawala si Cookie nang magdamag at natagpuan na lamang itong walang buhay sa tabi ng puntod ni Gary. Hindi man sila nagkasama sa lupa nang matagal, ngunit sa langit naman ay magkikita silang muli. Oh, hanggang dito na lamang ang ating kwento, mga kaistorya. Sana ay naantigang inyong puso at nakapulot na naman kayo ng isang aral. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. Paalam!